morning, mga kumarikong tigang. O, kumusta na po kayo? We're heading again to UCLB to film another short video, ha, mga meme. Regarding sa isang napaka-interesting na topic tungkol po sa ating mga alagang aso. O, kasi ngayon po, ha, mga meme, pag-uusapan natin yung mga sinasabing tungkol po sa pamahiin, mga paniniwala at pamahiin, ha, mga meme, na may kaugnayan po sa ating mga alagang aso. Yung mga sinasabing mga senyales o sign na maaari po nating maabatan kapag tayo po, ha, mga meme, nakita natin ito. Yung mga sinasabing mga misfortune sa buhay na maaaring dumating sa atin kapag ito po itapansin natin na ginagawa ng ating mga alagang aso. Talaga ba? Opo, ha, mga kumari kong tigang. Kaya kung gusto niyo pong malaman kung ano pong tungkol sa usapin na ito, ay panoon niyo lamang po ang video kong ito. Pero kung kayo mga bago pa lamang po dito sa channel ko, ha, mga meme, at kung yung dapatan lang po dito, eh kayo po huwag nang mahihiya. Basta kayo po yung mag-subscribe at paklik na rin pong aking notification bell para lagi po kayong updated kapag may mga bago na tayong uploads. O di ba ka? O siya, go mga kumari kong tigang. Ha? Sorry na nga po, ha, mga meme, sa mapagpalang araw po sa inyong lahat. O, kumusta na po kayo? O ano, fresh pa ba kayo? Nako, ngayon po isang napaka-interesting na topic na naman ang tatalakayan at pag-uusapan natin, ha, mga meme, sa video ito. Kasi ngayon po, ha, mga meme, pag-uusapan natin yung mga sinasabing iba't ibang mga paniniwala at mga pamahiin tungkol nga po sa ating mga alagang aso, mga meme. At yung mga maaari nating makitang mga sign, ha, mga meme, o sinyales na yun, nga po yung may dadalang mga kamalasan sa ating buhay. Ah, meron palang ganun. Opo, ha, mga meme. Pero ito lang po, ha, mga meme, mga pawang gabay lamang naman po natin. Wala naman po itong scientific explanation, ha, mga meme, o basis. Para ito po, ha, mga meme, paniniwalaan po natin. Pero yun na nga, wala naman po masama, ha, mga meme, kung ito naman po'y paniniwalaan nga natin, ha, mga meme, baka naman ito po makatulong sa atin. Para nga po tayo makaiwas sa sinasabing mga negativities na yan o mga misfortune sa buhay na maaaring nga pong dumatal sa buhay natin. Kumbaga parang warning sign lang po ito, gabay baga, na yung mga makikita nating mga sign na yan, na yun nga, pwedeng ginagawa ng ating mga aso na may mga ibig sabihin pala. Yun na nga, sa usapin po ng mga pamahiin. Talaga ba? Opo, ha, mga meme. Kaya wala masyadong chika-talaki sa mga meme. Umpisahan na natin ito. Yun na nga, pag-uusapan natin, ha, mga meme, mga sinasabi, mga prominenteng mga senyales o sign na maaring mga ginagawa ng ating mga alagang aso na kapag ito po'y nakita natin, eh, merong babala na maaring may kaugnayan sa mga kamalasan na maaring nga dumatal sa atin. Ano-ano yung mga yan? Number one po, ha, mga meme, ang pagtahol o pag-alulong ng aso. Alam niyo po ba, ha, mga meme, na meron palang ibig sabihin yan sa pamahiin? Kapag daw kasi, ha, mga meme, ang mga aso natin umaalulong, nako, medyo negative po ang ibig sabihin yan, ha, mga meme. Lalong-lalo na po sa katanghalian tapat. Nako, kapag ka daw yung mga aso yan ay umaalulong-alulong na ganyan, tapos nakaharap po yun sa isang lugar, ha, mga meme, maaaring daw po dyan sa isang lugar na yan, bawa sa may southeast o sa may north side, ha, mga meme, ng ano, lugar po ninyo, nakatingin siya ganyan at alulong siya ng alulong dyan, may paparating daw pong sakuna dyan, ha, mga meme, umaaring may masunugan. Talaga ba? At halimbawa naman po sa kalaliman po ng gabi, ha, mga meme, kapag ang ating mga alagang aso ay umaalulong-alulong at siya po'y nakaharap sa ating bahay, ibig sabihin daw po, ha, mga meme, parating na parang mga yung sakit o maaring meron pong kamatayan na darating sa atin kapag kaganyan, maaring sa mga miyembro ng ating pamilya o sa mga kasama natin sa ating mga tahanan kapag kaganyan. Kaya abatan niyo po yan, ha, mga meme, kapag ka napansin niyo po ang inyong mga alagang aso, yung lagi na lamang parang balisat stress. Nako, sila po yung nagbibigay sa inyo ng warning bagat. Lagi silang yun nga, umaalulong-alulong bagat, nakaharap sa bahay po niyong ganyan. Meron daw po dyan, ha, mga meme, isa sa mga kasama niyo sa bahay o membro ng inyong pamilya, may maaring may mga dinaramdam na mga malulubhang karamdaman o maaring ito nga po ay mahantong sa kamatayan. May mamamatay po dyan sa inyo. Talaga ba? Anong pangontra? Simple lang po, ha, mga meme. Kayo po'y kumuha lamang po ng tubig, ha, mga meme. Tapos yan po, lagyan nyo ng konting asin. Tapos yan po, ibuhos nyo sa aso. Yan po, isalwak nyo sa aso para magtigil sila. Para makontra yung sinasabing bad omen na maaaring nga pong dulot nito. Yung parang ini-invite niyang mga negativities, eh, maiwasan natin. Opo, ha, mga meme. Kaya abatan nyo po yan. Kapag ka napansin nyo po yan, ng mga aso nyo yung ginagawa yan, eh, sawayin nyo agad yan, ha, mga meme. Buhusan nyo agad yan ng tubig,
ha mga meme na may asin. Ang isa pa po ha mga meme, number 2. Kapag halimbawa po ha mga meme, ang inyo pong mga aso'y nakita nyo at napansin yung nagkakay-kay-kay-kay sa mga pader po ninyo at mga dingding o sa mga simento ng bahay po ninyo. Nako, negative din po ang dala niyan ha mga meme. Ibig sabihin po, may mga nagtatangka pong manloob sa bahay po ninyo at kayo po'y binabalak na pagnakawan. O baka magkasamahan nyo dyan, mga mag-inside job o mga kapitbahay nyo, kayo tinitiktikan na dyan. Ako, inintay lang kayong makalingat ha mga meme, ta kayo sasalisihan na kapag kaganyan. Pag napansin nyo, halimbawa, ang mga aso naman hindi palaging ganyan ha mga meme, nagkakay-kay-kay baga sa mga dingding, sa mga pader-pader, saka sa simento. Ang kinakay-kay po nan ha mga meme, lupa. Pero kapag kayan po yung nagkay-kay nga po sa mga simento po ninyo, tapos sa mga dingding, mga pader ng bahay po ninyo, sa loob po ng bahay ha mga meme, nako, abatan nyo rin po yan. Yan po ha mga meme, parang babala na maari daw po may mga gusto pong manloob sa inyo, yung parang mga akyat bahay. Ah, talaga ba? Opo ha mga meme. Ang isa pa po ha mga meme, pangatlo, halimbawa daw po mga aso ninyo, dapat sa inyo nagkakay-kay din po naman ng lupa. Lupa sa loob po ng bakuran po ninyo, nako. Sakit din po at kamatayan po ang ini-invite niyan. Ibig sabihin daw po, yan po ay parang stress na stress at sila po ay naghuhukay na ng paglilibingan po ninyo. Ah, ganyan po yan ha mga meme. Naku, smulios, parang nakakatakot naman. Opo ha mga meme, ganun din po ang pangunta dyan. Pagka yung nagkakaykay po sila ng, ano, ng lupa ha mga meme, sa loob po ng bakuran po ninyo, sawayin nyo po yung mga ano, aso. Bugawin nyo yan, tapos kumuha rin po kayo ng tubig na may asin, lagyan nyo ng konting asin. Yan po'y buhusan nyo ha mga meme, pinagkakaykay nila. Mas mayagi po'y anuhin nyo yung sitahin nyo, sawayin nyo. Pukpukin nyo yung ulo. Pukpukin ng ulo. Opo, para tigilan nila yan kasi negative po kasi ang dala niyan eh, pagka ganyan. Kumbaga, kausap yung aso, yung pagalitan nyo, huwag ka magkaykay dyan, buisit yan, gano'n sabihin nyo, gano'n. Nakakaintindi naman po yung mga yan, pero yun nga, kasi sabi nga po yan eh, parang mga sinyalis na o sign, parang nga binibigyan tayo ng babala ng ating mga alaga, o hindi ba, kaya mag-ingat po kayo ha mga meme, mainam dyan, kayo po'y magdasal. Ah, tapos ang isa pa po ha mga meme, ang pang-apat, halimbawa naman daw po kayo ha mga meme, naglalakad sa kalaliman ng gabi, halimbawa gabi po, naglalakad kayo pa uwi, tapos kayo po ha mga meme, may na mataan isang aso na sumusunod-sunod sa inyo. Yan, halimbawa ha mga meme, mayroong asong sumusunod-sunod sa inyo, hayaan nyo lang, wag siyang bubugawin ha mga meme, kasi yan pala ha mga meme, parang mga kumbagay gabay natin, tayo po kumbagay ihinahatid nila, para tayo po yung maging safe. Kumbaga parang protection natin. Yung ibig sabihin kasi, ang mga aso yan, nakakadetect yan ng mga ano, yung aksidente. Tayo po ha mga meme, tinutulungan nila para tayo po makauwi ng maayos. Inahatid po nila tayo ha mga meme sa ating tahanan. Hayaan nyo lang po yan ha mga meme, sumunod sa atin hanggang sa gate po natin. Pero halimbawa, kayo naman po ha mga meme, ay nakaabat ng aso naman po na sumusunod-sunod sa inyo kapag ka umuulan. Tapos gabi po ha mga meme, nako, yan po ay nako, nagbabadya ng meron kayong ma-encounter na kamalasan o aksidente ha mga meme. Kaya mag-ingat kayo, bugawin nyo naman po yan. Halimbawa kayo po sinusundan nga po, lalong-lalo po ng mga asong itim. Ah, talaga ba? Opo, kasi parang malas po yan ha mga meme kapag ka kayo sinusundan ng mga asong itim at kapag ka umuulan. Eh di ba sabi nga ng iba, baka daw yung aswang. Ah, talaga ba? Abay, abay, opo ha mga meme, merong ganyan yung nagpapalitan nyo ha mga meme na mga parang mga aso o pusa ha mga meme, aswang nung araw, totoo po yan ha mga meme. Eh baka kayo yung pagtalikod yung ganyan, eh lakad kayo ng lakad, yung pala yung nasa likod yun, dadambahan na kayo, kay nilantakan na. Seryoso. Kaya nga diba sabi ko sa inyo, lagi nyo pong ugaliin ang pagbabaon po ng asin, bawang at luya ha mga meme sa mga bag po ninyo o sa bulsa nyo para kayo layuan ng mga ganyan, yung mga aswang. At ang sapa po ha mga meme, pang panghuli, eh kung halimbawa naman po kayo po ha mga meme, nakasalubong naman po daw ng asong itim. Yan, para katulad din po yan ha mga meme ng mapusang itim. Pero hindi po malas yan ha mga meme. Kasi iba po kasi yung notion lagi ng mga tao na kapag daw po nakakasalubong tayo ng mga pusang itim, alam ba, nag-cross daw po sa daan po natin, nako, malas daw po yun. Hindi po. Kumbaga kasi yan po ha mga meme, babala lang, warning sign lang po yan ha mga meme, na tayo ay po yung maaring may maabatan nga pong mga ano, mga aksidente, ganyan, o mga misfortune sa buhay. Kaya daw tayo po dapat maging aware o maging cautious tayo ha mga meme sa araw na yan. Yan, ganun din po ang aso ha mga meme, nagbabadya din po yan ha mga meme ng mga kapahamakan o mga aksidente nga po na maaari natin ma-encounter. Ang mainam po dyan ha mga meme, ganito daw po,
Kapag halimbawa, kahit po pusa ha, mga meme o asong itim na nag-cross po sa daan po ninyo, huwag na kayong tumuloy. Ang gawin nyo po, bumalik po muna kayo ha, mga meme. Maghumakbang po muna kayo ng 3 beses pabalik po sa bahay po ninyo. Pagkatapos po, saka kayo tumuloy pagka nakalampas na po sila. Tapos, ibahin nyo po yung ruta po ninyo at kayo po ha, mga meme, mag-antanda at magdasal. Para makonta po natin yung bad omen na sinasabing ganyan, na yun na nga, hatid ng mga pagtawid-tawid na yan o pag-cross sa atin ng mga alagang pusa o mga alagang aso na yan ha, mga meme. Pero kung halimbawa nga po yung mga ligaw na asong ganyan tapos bigla lang susunod po sa harapan po ninyo, ayun na nga, magkokos na ganyan. Yun po ha, mga meme, babalayan ha, mga meme, na mag-ingat po kayo. Abatan nyo po yan ha, mga meme, at kontrahin po natin yan para maiwasan po natin mga sinasabing mga bad omen o mga sinasabing mga misfortune sa buhay na maaaring dumatal sa atin. Hindi ba ka? O so yun po ha, mga meme, sana po may napulot na mga bagong idea at kalaman tungkol sa ating paksang pinag-usapang ito. And so with that, mga meme, keep safe and God bless. Thank you for watching. And don't forget to subscribe my channel. I know you like it. And don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Fresh ba ko? Ah?